Hello, hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. This is Robert Cosma. Alam niyo nagbihis ako ngayon, sinuot ko yung aking uniform para lang sa video na ito. Usually pag nagla-live ako dito sa bahay, ibig sabihin noon either tutugtog ako or kakanta or both. However, sa pagkakataon na ito ay hindi siya sa ganyan. Hindi ako kakanta, hindi ako tutugtog. However, today has been quite an extraordinary day. And so before ako magpo-proceed, before I proceed with today's events and everything, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga taong nagsishare. Patuloy po nagsishare ng mga posts, ng mga likes, or kung you know, hindi ako talaga 100% magaling or you know, into Facebook and all that, but one thing's for sure, we do our best to utilize these materials like Facebook or Instagram and etc. and so on para tulungan yung ating mga negosyo, hanap buhay, or anything in particular, even if it's just for fun. So, ulit, salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayo magsawa, mag-share at mag-like. Paki-like na lang po, paki-share na lang po. Kasi po, napaka-ganda, napaka-sarap, napaka-healthy, at napaka-authentic po ng produkto na meron tayo dito po sa Shawarma Boss, or otherwise Mediterranean Station. You know, so, konting background lang po, no. We started for the sake po sa mga sabihin natin baguhan po dito sa page na ito, no. Nag-umpisa po kami sa business na ito noong galing po ako noon ng Amerika. I had the privilege to work in the US as a musician, as a pianist sa isang barko. Yes, OFW po ako, nag-OFW. Hindi lang sa Amerika, kahit sa Japan noon pa. Bago-bago pa lang sa Japan, na-squander ko yung mga pera namin, etc. Na mall dito, mall doon, gastos, hindi pa kami marunong mag-ipon noon. Very irresponsible. However, I was given the opportunity to work in the US and nakapag-ipon. Pag-uwi, doon nag-umpisa yung negosyong to. Nag-umpisa po kami sa labas po ng tinatawag dati na SL Supermarket, which is right now naging Save More na siya ngayon, mas kung saan malapit sa SMT, you know? So doon kami, parang ganito rin, parang yung ginagawa ko ngayon, ganun na, sa labas, minsan sa init, minsan sa ulan, ganun, basa, tuyo, basa. So, pero noong time na yun, yung kiosk namin, napaka-simple lang, no? Simpleng kiosk lang na meron kami. Actually, tapos may megaphone pa ako noon. May mga customers hanggang ngayon, natatandaan po nila yon. Pag bumibili sila sa akin, minsan dito sa Severa, minsan dyan sa po sa may Friendship Highway. So, it humbles me. With all sincerity, it humbles me a lot yung naalala pa po nila yung ganun, kung paano kami nag-umpisa. So, 2013 kami nag-umpisa. And from there, nag-venture po kami sa General Mall. At you know, siguro sa General Mall kami mga more than 5 years siguro, even or probably 6 years I think. So in total siguro more than 7 years na itong negosyo na ito. You know, awa ng Diyos. I mean, I always believed with all of my heart that binigay sa akin ng Diyos ito. So siya nagbigay, siya mag-asikaso, he will take over, he will take charge. Kung gusto niyang kunin, siya rin ang kukuha, which I doubt he would do that, because that is not something that a father would do to his child, you know. Anyways, so that's a little bit of history, a little bit of background. Now something more about me. Ako naman po hindi naman po sa pinagmamalaki or hindi naman sa pinagmamaliit o kung whatever it called. Ako hindi ako pinanganak or na galing sa mayaman na pamilya. Hindi naman po no? Kasi kung galing po ako sa mayaman na pamilya na may limpak-limpak na pera at ginto at diamantes at lahat ng mga kotse, etc. etc. and so on, mga kagalang-galang, mga kung sino-sino dyan, nakagalang-galang, no? Hindi po ako nanggaling sa ganun. Kasi kung galing po ako sa ganun, wala ako ngayon dito, no? Nandun ako, no? At malamang hindi ako ganito katino in the sense na, you know, sometimes when people have so many, they tend to remain humble, you know.
But anyway, so hindi po ako galing sa Gayan. I'm just a regular person, just like everyone else. Nangyari nga itong COVID-19 na ito, bilang isang ama, hindi lang negosyante, pero bilang isang ama, bilang isang tao, human being, a normal person, a responsible person, kailangan mong gawin ang lahat ng dapat kaya mong gawin. Kayanin mo, at hindi ka magpapatalo, at hindi ka magpapaapak, at hindi ka magpapa epekto sa kung ano-anong sasabihin ng ibang tao at kung ano-anong gagawin nila sa iyo, because you're doing it not just for yourself, you're not doing it to show off, you're not doing it to be proudful, you're doing it simply because of your family, you're doing it to survive as human beings. Kaya po ginagawa yun, no? Kaya ako nandiyan kung saan sa meron na si Kimberly, I believe she took a very nice photo. Hello Kimberly, salamat sa share, sa shinare mong post, sa comment mo. This guy is everywhere, sabi niya yata. O, kasi I recall minsan nasa bandang Fields Avenue din ako. Ganun din setup. So yung mga kaibigan ko po doon na mga nagtitinda ng mga damit and shoes and slippers and so on and so forth. Mga kapatid ko na Muslim dyan. So maraming salamat. Pinayagan nila ako doon nung time na yon. Pero nung nag-umpisa ng uminit at umuulan, so medyo nag-iwas ako dito. Pero by that time, nakarating na kami, nakalipat kami sa Sivera. So medyo inasikaso ko muna yung Sivera. At hindi na ako nakabalik sa Mayfields Avenue. And then yun nga sa Codec, ganun. And then yun nga natuklasan ko sa Friendship Highway. Ang aking may bahay ang nag-suggest, no, dun sa may Friendship Highway na yan. And awa ng Diyos po, okay naman nakaraos. At hindi yun kagagawa ng kahit sinong tao, no? Or sabi ng ibang tao. Yan ay because alam naman namin na talagang malakas ang tiwala namin sa produkto namin, no? It's a healthy product, it's an authentic product. It is actually food that you can eat every freaking day. You know that, right? So like literally every day. Actually ako, nakakaubos ko. Ako, tatanungin. Ako, nakakaubos ako ng mga limang shawarma kung talagang yung tipong gutom na gutom ako. Ako lang mag-isang kakain nun. So, may nag-thumbs up. Ganon karami. Tao naman ito. Tao mo, Bert. Ne? Pag-isan mo po na rin limang shawarma na ikan. Dili mo na. Wow. At, yun. So, yun. Ano pa ba? So, again, on today's events, ang aking, I would also like to say thank you, syempre, sa aking asawa dahil, natural, hindi lang dahil asawa niya ako, dahil marunong po siyang magbasa at marunong siyang umintindi ng mga binabasa at napapanood, no? Sinuportahan niya ako doon sa mga post, kahit anong post ko, hindi lang dun sa post kanina, kahit saan post, syempre asawa ko siya, no? Hello, hello. Anyways, mabuti nga hindi siya nagpunta kanina dun, kung hindi, ay Diyos ko, hindi ko na alam anong gagawin ko. Ganun nga. Anyway, so alam nyo, sa mga more than 1,000 plus po na mga nagpa-follow, at sa mga hello, good evening Arnel. Yes. Nito, di kita napuntahan kanina to help you remove those debris. Hindi rin ako nagpunta doon, Arnel. Pero itong si Arnel na ito, sumagot agad doon sa comment kanina. Gusto niyang tumulong. However, nung sa gusto mag-volunteer, nalinisin yung mga debris doon, yung bumaksak na mga part ng ano yan? Gidyo na naman, mga comment. Nakakapagkapampangan po pala kayo, sir. Kapatid na Gideon, alien. Oh, besa ko mang kapampangan, bro. But back to Arnel, back to you Arnel. Thank you for you know, kahit yung sinabi mo lang okay na yon. So, wag mo lang kalimutan yung pinag-usapan natin, yung reply ko sa iyo kanina, Arnel. But anyway, so where was I? So yun, ang page kasi na ito, kung hindi ka nag-like or hindi ka nagfa-follow, sabihin natin, ibig sabihin, hindi para sa iyo yung post. You wanna wee-wee? Okay. So, hindi, ibig sabihin, hindi para sa iyo yung post na yun. You know? Pero kung ikaw ay baguhan sa page na ito, curious ka, nakita mo,
maganda naman yung intention mo kung bakit tinitignan mo, bakit binabasa mo, or bakit mo napapanood yung mga video yung pinapost ko. At maganda naman yung intention mo, eh, we're gonna welcome you with arms wide open. Welcome na welcome po. Ganon. Pero kung ikaw, pumunta ka sa page na ito, at makikiusyoso ka, makikisawsaw ka sa pinag-uusapan or kahit anong post, no? At ginagawa mo yun kasi hindi maganda yung pakay mo, may masamang intention ka, eh din, wag mo na lang gawin yun. Gawa ka na lang ng sarili mong page, you know, find somebody else's Facebook, and you know, and so on and so forth. Then, I mean, why bakit mo gagawin yun in the first place, no? I mean, you know, so ang Facebook po hindi ginawa sa ganun. There are, however, it's a fact that there are worse things that go on Facebook, you know. Hindi natin pwedeng ano ito, copyright ba ito? Hindi ba ako pwedeng magsabi ng gusto kong sabihin sa sarili kong page? Sa hindi ba ako pwedeng, wala ba akong karapatan na sabihin ang gusto kong sabihin? Or alam mo yun, so ano ito, may copyright ito? Original composition ba ito? Pagmamay-ari mo ba? Lahat na lang ba? Pagmamay-ari mo? Ha? Alam mo yung ganun ba? So, lahat na lang hinaaway? Lahat na lang? Yun, so Hi, nice one, classmate. Yeah, Ken, hello. Oh my God, si Ken. Bro, I have to admit, bro. Grade school days are not exactly, as in, mag-iiba na naman ako ng pinag-us. Si Ken, nakilala ko si Ken dyan sa Friendship Highway. Klasiko pala siya sa Holy Family, oh my goodness. Actually, you're the second guy, Ken, na nakilala ko or nagpakilala sa akin na, Robert, alam mo ba, klasik kita sa Holy Family? And then, ako naman, biglang ting, malaking question mark, hindi ko maalala. But, you know, it is, again, masarap po sa pakiramdam yung ganun. To madali ako mauham, para akong, dahil ko po, para akong kumakanta ngayon. Some rescue po, ingat. Yes, Arnel, I will definitely let you know. Actually, back dun sa kay Arnel, yung paglinis ng mga debris, kasi kanina na naabutan ko, sabi ko, paano yung pwesto ko, Diyos ko, ang dami kong dalang shawarma, paano ko mabibenta ito? Kasi nga, yung mga puno na nagbagsakan, yung mga dahon, etc., etc. And then, nag-post ako, naghahanap ako sana ng mga volunteers na gustong tumulong sa akin. Actually, dapat ngayon na eh, no? Dapat ganitong oras na lilinisin na yon. Pero, nagbago po yung isip ko kasi mahabang kwento yan kung bakit nagbagong isip ko. It's really not worth, actually balak ko mag-arkila ng, kanina may dumaan, kilala din pala nila ako, na maliit na truck, gusto ko silang arkilahin para tanggalin yung mga debris doon para bukas, marinis talaga, etc., etc., and so on and so on and so forth. However, mayroon mga ibang tao naman na nagmaganda loob at pinayagan ako magpwesto somewhere else. So, yun nga po, balik po tayo dito sa page na ito. Ang the Facebook is not meant to para mag-insulto or, you know, iba tao ginagawa nila yan, you know, kasi gusto nilang gawin. Pero itong page na ito, this is a business page. Itong page, ginagamit po namin ito para i-promote po yung negosyo, para i-promote po yung hanap buhay na ito at para to keep everybody up to date kasi nga, syempre, lahat na lang tao sa traffic nga. Mga nakita ko naka-traffic, habang naka-traffic, ganun. You know, yung mga nasa cellphone, mga ganun, tutok na lang sa cellphone, everybody's on Facebook, you know. So, if you find yourself offended dun sa sinabi or tinype ng ibang tao, edi wag mo na lang tignan, maghanap ka na lang ng ibang Facebook page or ibang Facebook na tignan. Hindi naman kita friend eh, di ba? Friends ba tayo? Hindi man tayo friends, di ba? You know, hindi man tayo close, right? I mean, di ba? So, what the F, man? Come on, you know? So, find something else to do, you know? Just leave me alone, you know? Ako, sometimes, you know, minsan sasabihin ko, it's about time to stop being Mr. Nice Guy. Alam mo, alam nyo guys, minsan ganun eh. Because, sometimes pag when you're being too nice and when you're being too polite, etc., etc., which is good, may mga tao talaga na they take advantage of that, you know, at aabusuhin ka, aapiin ka. Akalain nyo, yung lecheng taxi driver na yon dun sa blue taxi na yon, hanggang ngayon
hindi na hindi na nagpapakita yung pangit na yun eh, no? Binagbantaan ba naman ako na ikaw tisoy ka, hindi ka taga rito, ah, gusto mo mag umabot ng sakitan ito, yung ganun. Why the discrimination? Why the racism? Yung napaka-racist mo, kapatid, kaibigan, di man kita kilala at hindi mo rin ako kilala. You know? If kung meron kang gustong sabihin sa isang tao, lapitan mo siya, sabihin mo na maayos, no? Hindi kailangan yung para kang, you know, minsan kasi yung nagmumukha tayo para mga walang pinag-aralan, parang mga walang kakwenta-kwentang tao. Ganito na nga ang nangyayari, tapos ganun pa yung gagawin natin. Medyo nakakahiya, no? Kahit sa sarili ko lang, no? Nakakahiya. And instead, kailangan walang discrimination, kailangan nagmamahalan lahat, nagtutulungan, tulad kanina, yung nakita ko, yung nagtitinda doon din sa Friendship Highway, nakataas din yung although in fairness, mas malaki yung sasakyan niya kaysa sa akin, na Innova yata yun or Avanza or something, I don't know, it's nakabukas din yung hood, nagtitinda sila ng mga certain appliances and so on, so nakita ko yung sarili ko ganun pala, no, pag nakita mo yung ganun, it's like and you think naka-influensya ka ng ibang tao, nakapagbigay ka ng ideas sa ibang tao, nakatulong sa kanila. So, malaking bagay sa akin yun. And I took a photo, nag-post ako. Dapat, lalo na kung pare-parehas po tayo, taga dito, taga Angeles po tayo lahat, magtulong-tulungan, wala nang siraan, wala pong discrimination or racism or bantaan or ano, magtulungan. Kung hindi ka taga rito at hindi ka at ganun ang ugali mo, doon ka na lang sa lugar mo, doon ka magganon, wag dito sa Angeles. Kasi walang pakinabang sa iyong gobyerno dito sa Angeles, hindi ka mamumuboto dito. Bumuboto ka ba dito? Ha? Hindi naman eh, you're not from here. So if you're here na you take advantage of the kindness ng kabaitan ng mga taga-Angeles, no? Tapos ganun yung ugali mo. Huwag ka dito, doon ka na lang sa lugar mo. Do us all a favor and just, you know, do your nonsense somewhere else. Huwag dito sa Angeles, no? Ganun dapat, no? And hindi pwedeng sabihin sa akin hindi ako taga rito, kaibigan. Ang pasapo, I have a feel, wala dito nakatago yung mga papeles ko sa barko, no? OFW ako, Pilipino ako. Oh my goodness. Nakakita ka lang kasi palibasa, mas gwapo ako sa'yo, kaya ganun, no? Anyways. So, ganun po. Medyo marami na akong nasabi. At nasabi ko lahat yun kasi yun po yung totoo, no? Kung sino man yung nanonood, hindi naman ako nagbitaw ng mga pangalan o kung ano, pero I guarantee you, lahat po ng mga mas ginusto kong gumawa ng video na ganito kaysa yung itatype kung gano'n, no? You know, kasi kung kayo gusto nyo mag-type ng kung ano-ano, mag-video, okay lang, hindi ko rin makikita kasi hindi ko naman kayo friends, no? Hindi ko naman makikita. You know, itong page na ito, this is business. So, kung hindi nyo gusto yung nakikita nyo, huwag nyo na lang tignan. Maghanap, manood na lang kayo ng ibang bagay, ng Korean something or whatever, you know, or anime or whatever. So, but you know, it's again, maraming salamat pa rin po sa lahat ng mga suki na hanggang ngayon po bumabalik-balik po para bumili ng shawarma, para bumili ng kebab at kung ano-ano. And speaking of kebab, bukas ay Sabado nga pala. Sabado na bukas, ibig sabihin it's kebab day. Yes, thumbs up. Kebabs, magdadala po ako ng actually hindi pa namin napag-usapan mag-asawa kung ilang kebabs ang dadalhin ko bukas sa Friendship Highway. Pero definitely magdadala po ako. So, kung sino po yung mga gusto mag-order ng kebab na dadaanan po bukas, ngayon pa lang po mag-order na po kayo. Kung hindi ko makita ngayon, at least bukas ng umaga, for sure, 110% makikita ko po yan kung may mga order po kayo. Wag lang pong kaligtaan na daanan nyo, no? Pag nag-order kayo, daanan nyo. Kasi nung nakaraan may nag-order ng apat, hindi naman dinaanan, no? I had to sell them one by one to just, you know, any customer who would pass by. You know, so, ganun po, it's kebab day tomorrow. Alam nyo po, yung ginagawa ko sa Friendship Highway, that's actually just, it's something that's extra, no? Extra po yun. Ang talagang pwesto namin
ngayon or headquarters, so to speak, dito po sa Sivera, sa labas po ng Sivera, sa tapak po ng 7-Eleven. Doon po kami talaga kay Mr. Laksamana. Napakabait po na tao. Hello po sa inyo, Mr. Laksamana. So ganun nga po, doon kami, yun talaga yung bagong headquarters namin ngayon. Makikita niyo naman po sa page, no? Doon sa maps or sa location, etc., etc. Yung sa Friendship Highway at kung saan-saan ako, those are extra things. Hanggat kaya ko po, hanggat kaya ng katawan ko, gagawin ko po yun. Hindi ko ginagawa yun para magpasikat. Sikat na ako eh. Hindi ko na kailangan magpasikat. I've been on several TV channels. I've been, you know, all over the world. Hindi ko na kailangan magpasikat. Sikat na ako, no? you know, hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan magpasikat. Ano ito? Anong oras at saan banda, chef? Or chief? Is that chef or chief? Ano yung sabi? Sa may tapat na lang, sasabihin ko na lang, sa may tapat ng Harry's Grill. I'm sorry, Harry's Bistro pala. Harry's Bistro. Kung saan harapan nung harapan noon or kung saan may nagtitinda ng mga super cute na mga tuta doon. Mga aso, mga tuta. Nandun lang ako sa you can't miss me, bro. Kung galing ka ng Angeles, papuntang Friendship Highway, papuntang Koreatown, nasa bandang right side ako, mga kaibigan. Sa bandang right side, makikita niyo yung aking humble na Kia Picanto. Nakabukas yung hood. Makikita niyo yung tarp. Nakalagay buy one, take one. Medyo pinag-aaralan ko ngayon, speaking of location, pinag-aaralan ko ngayon, naghahanap po ako ng panibagong pagpupwestuhan. No? Yung hindi ako nag-aalala na meron na ano actually bala kong isama yung si Vicky. Vicky is my new Syrian shepherd. No, he's my German shepherd. Siya yung aking bodyguard. So bala ko siyang isama kasi na medyo yung experience ko diyan sa lugar na yan sa Friendship Highway, medyo nag maraming pagbabago nangyayari na hindi inaasahan. Never in the world, you know, na naisip ko na mangyayari yung mga ganun bagay. Never, you know, so sobrang lungkot ko talaga, no? Pero I think it's something that kailangan kong gawin. Pinag-aaralan ko pa lang ngayon, so kung medyo nakita niyo nagbago yung pwesto ko, basta di niyo pwedeng hindi ako makikita, no? Pag galing kayong Koreatown, nasa left side ako. Pag galing naman kayong Angeles at papuntang Koreatown, sa bandang right side naman ako, no? So doon lang, hindi ako masyadong lalayo dun sa lugar na yan, ano? Dun sa may mga car wash doon or so yun po, again, mga nasagot ko ba yung tanong kung saan ako, saan ang location. Anyway, so yun nga po, kita-kita po tayo sa may Friendship Highway bukas at sa lahat po ng mga taga Sivera. Huwag niyo pong kalimutan, tangkilikin po natin ang sariling atin. Hindi na po tayo kailangan pumunta kung saan-saan mall or saan para maghanap ng shawarma. Ito na po ang totoong shawarma. This is how you do it. This is how it's done. You know, we use the yung tamang spices, tamang timpla, you know. Kung mag-iba man yung texture niya or anything like that, still it's a freaking shawarma. It's good, it's better, and it's healthy for everybody. The kebabs is just absolutely mouth-watering. Imagine mo ang kebab. Ang kebab talaga, hindi man siya talaga quarter pound. It's not meant to be like that. It's somewhat skinny and you know, depende kasi rin sa paggawa. Yung sa akin talagang quarter pound, you know. Try ko kebab bukas. Mga anong oras? Yun. Nandun ako dapat alauna, you know. Kung walang mga surot na susurot sa akin bukas, di ako maistorbo, dapat talaga alauna nandun ako, mga kaibigan. Alauna, dala-dala ko na lahat ng supplies. May dala akong shawarma, may dala rin akong kebab. So, actually, ang nangyayari po dyan, una-unahan. No? Una-unahan lang. Not unless na mag-order kayo. Let's say, nag-order ka, okay, pagtabi mo ako ng apat na kebab. So, yung apat na yun, sa'yo talaga yun. Hihintayin kita, no? At kung hindi ka dumating, konsensya mo na lang yun, no? So please, walang ganyanan, ha, no? Please lang, ano, respeto lang. So yun, alauna, sir, or madam, nandoon ako.
alauna hanggang siguro pinakamatagal 4:30. Madalang na madalang na madalang lang na abutin ako ng overtime, which is 5 o'clock or 5:30. Madalang po yun. Ayaw, as much as possible, ayaw kong maabot ng ganun oras, no? Dahil inaantabayan ko rin yung aking alaga dito, yung mga anak ko maliliit, inaalagaan ko rin sila. Siyempre, pati asawa ko, di ba? Pero yung anak ko kasi, siya yung nagtitinda dyan sa may Severa pag nasa Friendship Highway ako. So, I need to guide her as well and see how things are going on and make sure na nasa maayos yung kalalagyan. No? So, ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? I don't think may nakalimutan ako. So, again, about dun sa nangyari sa bagyo, our extreme concern and thoughts po sa lahat po ng mga sabihin natin talagang nakatikim ng matinding pananalanta nung baksik na bagyo na yun. Actually, it's very interesting, no? Very deceiving at the same time. Nung bagyo na sinasabi ng si Rolly, tapos may warning, signal number 4 pa nga daw, no? Nikakiting na hangin nga, wala eh, no? And then biglang ito, biglang, holy cow, kasi kala ko nga, lilipad na yung bahay, sa totoo lang, it was really scary. Candace, come here, baby, say hello. Say hello to everybody. Ito yung aking little baby girl. Say hi, hello po. Hello, kain kayo ng shawarma. Hello, kain kayo ng shawarma, no? No? Okay, si Papa ko, mabait si Papa ko. I love you, alam mo, ganon. Oo, so, I love you, baby. Go do what you need to do. So, anyways, so yun nga, our thoughts, thoughts of love and concern to everybody. Sana po walang nasaktan or, you know, and so on and so forth. Dito nga lang si Vera. Talagang kutob ko kasi marami na akong experience na ganun bagyo. Yung mga nagliliparan mga yero and bubong, etc. Pagising ko ng umaga, actually wala na nga akong tulog eh. Kasi yung tunog ng hangin talaga, it was really scary in a way. Pinasok ko yung kotse para sinecure ko yung kotse. Baka mamaya biglang may lumipad at matamaan at masira yung, you know, yung salamin ng kotse. But, you know, God is good. No harm was done. Everything is okay. Everyone is okay. Sa pagkakaalam ko. So, and I hope and I pray that it's the same with everybody. Hindi lang dito sa Angeles at kung saan man lugar na tinamaan itong bagyo na ito. I think nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin at kailangan kong sabihin. Bukas hindi na ito pag-uusapan ng kung ano-ano at kung may gustong sabihin hindi, wala akong oras para makinig, no? ganun. Ang sadya ko bukas ay magtitinda ako, pagsilbihan ang mga tao na dumadaan doon. Kailangan ko sila pagsilbihan, kailangan ko silang bigyan at ikasuin. Maraming salamat dun sa nag-comment na si Robert nga na yan, laging palangiti, palabate, you know. And hey guys, you know, sa lahat ng negosyante, no, dapat alam nyo ito, no? Pag ikaw plastic ka sa tao, malalaman ng tao yan, masisense ng tao yan, no? Kahit ngumingiti-ingiti kang ganun, tapos, gaganon-ganon ka sa harapan ng tao, kung plastic ka, mararamdaman yun ng isang customer o kahit sinong customer mo, you know? So, hindi dapat yung ganon. Eh kung palangiti ka at palabati ka, dapat talaga genuine yun. Ganon naman dapat talaga. Because we're in the business of taking care of people in a way. Serving people. You're serving food. So, ako, ganon ako ever since. Ever since I started the business, malaking tulong nung nag-call center kami mag-asawa. Customer service, malaking bagay yun. Maraming training. Naging training ground sa amin yun sa customer service. So, kailangan ganun eh. May pleasing personality. Yung pagka-musikero ko, pagka-entertainer ko, hindi lang sa Pilipinas, sa iba-ibang parte ng mundo. Kung plastic ka, kung suplado ka, at bastos ka, at ignorante ka, no, asal walang pinag-aralan, hindi manunood sa akin ang mga tao. Hindi sila gagastos ng limpak-limpak na pera bumili ng iinumin nila habang tumutugtog ako ng piano tsaka habang kumanta, no? At hindi sila sasakay ng barko para panoorin ako, di ba? So ganun 'yun. So
You have to be polite, you have to be nice to people, and when you are, and you're doing it with all honesty and sincerity, ang tao babalik at babalik. Actually, you know what? You know, minsan, ako, ito, kahit ayaw bumili sa'yo yung tao, kahit ayaw na bumili or busog sila, alam mo yun, minsan, just because you're being nice to them, you know, mabait ka sa kanila, they see something, you know, in your facial expression or sa ugali mo na nagustuhan nila, kahit ayaw lang kumain or bumili, bibili pa rin sila, you know, kasi may nagustuhan sila sa'yo na wala sa iba, you know. Sometimes it's not always about what it is that you are providing for them. Sometimes it's about you, yung ikaw mismo, yung ugali mo, yung itsura mo, yung dating mo, yung aura mo, yung energy na re-release mo sa kanila. Mararamdaman nila, masisense nila yun. You know, importante yan, no? So, ako ayaw ko sa lahat yung taong Tupperware, plastic, no? And ako plastic, and ako yung mag-plastic yan, plastic kayo, taksya po yun. Ako mag-plastic, ako bulim plastic, ne? Rentawela dapat maging plastic, maging tutuko, eka maging plastic, eka maging paratut, ala nang pan, Diyos ko, COVID-19 ang ega na ganyan. Paratut kapawari, ne? At ika pang panahon magparatut at maging plastic, tapos ala na ito, ala nang pa kanyan dapat, ne? Bato-bato sa langit, tamahan ka, mabukol ka sana. Ganun. You know, ay, nako. Hindi ko na-expect na hahawa na ganito ang video. May nag-send ng comment. Wait, tignan ko ano yung comment na yun. Hi, sir. Do you still have... I'm sorry. Naputo ba yung video? May roti beef. Can you please be more specific? Anong roti beef? What do you mean by that? In my shawarma. So, since 2013, we use tenderloin beef. Minsan sirloin beef ginagamit, basta hindi pwede magbago either sirloin or tenderloin. Yun ang ginagamit namin. So kung sa beef ang pinag-uusapan, the beef is really some top quality naman yung beef. Ako personally, I don't like fatty food. Ayaw ko sa taba, no? Yung pagkain na may taba, kahit sa baboy, no, pag may niluluto na pag or sa mga piyesta or well, yung pagkain na mataba, yung oily or even the fat itself, hindi ko kinakain yun, hindi ko gusto. So I don't like fat in my meat, or although may mga tao na iba prefer nila may konting fat, automatically there is a little bit of fat, you know, in what we eat or in the beef or, you know, or meat that we eat, but still hindi siya yung talagang sobrang dami yung ganun na hindi na maganda, puro taba na lang, no? Wala ka ng karne ng lalasaan, puro taba lang. But so anyways, so yun, thank you for everybody for taking your time. Salamat sa mga iilan po ng mga nanood, malaking bagay po yan. Huwag niyo pong kalimutan na tomorrow is kebab day. Place your orders right now. Siguro uugaliin ko na gumawa ng mga ganitong video. Minsan yun, minsan nagda-drive ako or nandoon na ako sa kung saan pwesto or dito sa bahay. I might do that kasi napansin ko mas nakakaroon ng magandang connection between me and the people who like and follow this page and other people who'll be watching. Parang mas maganda yung naging resulta. Kasi kung magta-type kang ganon, hindi nila naintindihan yung ano yung emotion ng tao nagsulat. Ganon. So, but anyways, again, cut the story short. Again, salamat po. Kung meron mag-o-order ng kebab, worst to worst, kung hindi nyo po maabutan yung kebab na dala-dala ko dyan sa Friendship Highway bukas, welcome na welcome po kayo kung kakayarin po ng panahon ninyo na magpumasyal dito mismo sa Sivera, kalibot-bot sa tapat po ng 7-Eleven. Kebab po nandyan, available po yan 110% kasi dyan mismo ginig-grill na po namin para sa inyo. Ganon. So yun. Yun lang po. Maraming salamat. May God bless you all. And keep, please be safe sa pagmamaneho at kung saan po kayo magpunta. Always be nice to people. maraming salamat sa support. Maraming salamat sa mga shares. Alam, paulit-ulit ko sasabihin yun, kasi kailangan, no? It's the least that I can do.
setting aside serving good shawarma or good food. So, kailangan ko muna asikasuin yun na comment or na may tinatanong yata. So, kailangan ko muna asikasuin yun. So, God bless you po. Maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas. Kung hindi po sa Friendship Highway, dito po mas sa Maysevera. God bless you all. Have a blessed night. Bye-bye.